Voltes 5 Legacy. Ako si General Ozla ng Bosal. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na ako ang wawasa kay Voltes 5 at mapapasailalim ang mundo ninyo sa Bosal. Ipagpaumanhin niyo ang aking kagaspangan, kamahalan. Nais ko lamang ipakita sa inyo ang tibay ng aking balugi. Yari ito sa kakaibang uri ng metal, ang Maxigun. Kahit ang laser sword ni Voltes 5 ay hindi kakayaning wasakin ito. Kung gayon, ihanda mo ang iyong sarili at ang iyong balugi. Kapag natalo ng madirigmang ito si Voltes 5, sigurado kong ako ang itataas ng emperador sa posisyon ni Prinsipe Zardos. Kamusta? Mukhang kayo na ulit ni Eva. Ano? Hindi, nakita ko kasi kayong dalawa ngayon eh. So, kayo na ba ulit? I don't know why you're asking this. Yeah, tama ka. My bad. Huwag na kayong mag-alala. Sana ang bahala sa pagwasa kay Voltes 5. Huwag kang mapangahas, Oslak. Ang nais ko lang naman tukuin sa inyo ay ang mga bulalakaw na bumagsak sa Camp Big Falcon nung aking pagdating ay nagtataglay na malakas na kontra-enerhiya na bubulag sa kanilang mga radar. Hindi nila malalaman ang ating pagdating. Ikaw nga yata ang general na makakatulong sa akin. Dahil sa lakas ng electromagnetic radiation ng mga bulalakaw na bumagsak sa Camp Big Falcon, should be enough to cause interference with our radar system. The objective of your mission is to destroy the meteorite surrounding the Camp Big Falcon. CBF Command, all meteorites eliminated. May incoming Beast Fighter! Salubungin nyo na! Roger! Paano nalaman ni Voltes 5 na nandito tayo? Sinabi ko naman sa'yo, Oslak, hindi mo dapat minamaliit ang Voltes 5. Team, let's engage! Command! Command! Skyrocket! Klase ah. Hindi man lang nagalusan yun. Kuya, pwede pa tayo mag-vote in. Okay, Big Bird. Team, be together now.
Ako naman. Steve, ihawi na natin tong isdang to. Weapon recommendation, grand fire. Roger that. Grand fire! Kamahalan, pagmasdan niyo ang tibay ng aking ginawang Beast Fighter. Ito na ang magiging katapusan ni Voltes 5. Natin kung di ka masaktan dito. Hark! You have the con. Ultra-electromagnetic whip! Ultra-electromagnetic stop! Ibay talaga ng sangto. Wala pa rin nangyari sa kanya, oh! Anong meron sa Beast Fighter na yan? Di man na siya nagalusan? Huwag nang marami pa sakali pa, Voltes 5. Gamitin niyo na ang iyong laser sword para makita niyo ng kapangyarihan ng aking Beast Fighter! Big Bird, ibas mo na yung ultimate weapon natin. Tingnan natin kung hindi ka masasaktan dito. Laser sword! Sige, lumapit ka pa, Voltes 5. Katapusan mo na. Simulan niyo ng magdiwang, kamahalan. Nakikita ko na ang kahantungan ng labang ito. Isang tagumpay. Kung ganun, Oslak, huwag mo nang patagalin pa. Masusunod, kamahalan. Laser sword! Ano nangyari? Di pa rin siya nagagalusan kahit nag-laser sword na ang gamit natin. Ano nang gagawin natin ngayon? Danger. Magpaalam ka na, Voltes 5! Katapusan mo na! Ano yun? Saan ang galing yun?
bakit akong sinisisi mo? Maging ako'y nagulat. Sinong gumawa nun sa akin, Beast Fighter? Where did that come from? Sino yung tumulong sa atin? Steve, focus muna sa kalaban. Tignan mo. Sabi ng sensors ko, humihina na ang energy levels niya. Now's our chance at tapusin siya, guys. Let's go! Alright, Steve. Steve, the laser sword! Anong bagay na yun ang tumulong kay Voltes 5? Bukong nakahanap ito ng bagong kakampi. Sino ang hangal ka? Di maaaring magapi ang aking Beast Fighter! Ngunit mukhang sa nangyari ay wala ka nang magagawa, General. Ano? Magaling na General Oslak. Masa na siya sabi mong tagumpay na yan? Butin. Panalo tayo, guys! Nice one, guys! That was a close one. Team, di ba kayo nagtataka? Sino yung tumulong sa atin? Kung sino ka man, salamat sa iyong pagtulong. Pero kakampi ka ba talaga o isa na naman tong trap ng mga Buzinian? Galing ka ba dito sa Earth o sa ibang planeta? Sino ka ba talaga? Thank you. Sir, Team Voltes 5 is all accounted for. Good job, team. Steve, what's bothering you? The mechanical eagle, Doctor. I'm just thinking about it. Oo nga, so ano ba galing yun? Sa inyo, General? No, Bert. Wala kaming ganung klaseng airship. Ha? So saan po nang galing yun? Bakit niya po kami tinulungan? Hanggang sa ngayon, palaisipan pa rin sa amin yan. But what I know is, wala pang ibang bansa na pwede makagawa ng light beam generator na pwede makapagpahina ng armor ng kalaban na kagaya ng ginawa ng Mechanical Eagle. So, ibig sabihin, Doc, galing po sa ibang planet yung spaceship na yun? Hindi ko masasagot sa ngayon yan, Jamie. Pero ang ginawang pagtulong ng Mechanical Eagle sa Voltes 5 ay nangangahulugan lamang that there are other species and alien races in the universe that, like us, believe in peace. Malaki ang naging damage ni Voltes 5 sa huling laban ninyo. Kaya natagalan kami sa pag-repair sa kanya. Ngayon sa tingin ko, kinakailangan natin magdagdag ng armas para kay Voltes 5. Ito yung armor fragments ng Beast Fighter na huli ninyong nakalaban. Ito naman ang kanyang original form. Ang armor fragments na yan is made of special alloy na hindi matatagpuan dito sa daigdig. Kaya naniniwala ako, inangkat pa nila ito mula sa Busan. Ito naman ang armor fragments na tinamaan at naapektuhan ng Mechanical Eagle.
Ang layo na ng itsura. They look brittle compared dun sa original form. Exactly. Tingnan nyo to. Yung man lang tinablan, no? Hindi nasira sa laser. Kaya pala hindi tumalaban laser sword nung una. Tama. Panoorin nyo to. What kind of laser is that, Dr. Hook? The same kind that the Mechanical Eagle used. Now, I replicated it and made it into ultra-electromagnetic beast cannon. Our engineers are setting it up inside Voltes 5 as we speak. Bagong agmas. Mukhang mas magiging astig si Voltes 5. Yes. But we are having a problem. We're having a hard time mounting the beast cannon inside Voltes 5. Kulang na kulang sa energy to power it. Ha? Sa laking yun ni Voltes 5? Eh bakit yung maliit na Mechanical Eagle kayang kumarga ng ganong klaseng laser power? Well, obviously, may kakaibang technology ang Mechanical Eagle. No, during the demonstration, I used the reserve power of the entire Camp Big Falcon. At halos maubos yun. Ganun kalaking energy ang kinakailangan. Yun pa natin matatalo yung mga susunod nating kalaban, Dr. Hook. Sa kidlat. Gagamitin natin ang lakas ng kidlat sa laser sword. Tama! Lightning power which is equivalent sa 300 million volts. Using its energy, pwede tayong makapagpawala ng ultra-electromagnetic ball. Ultra-electromagnetic ball. Ibig sabihin po ba dapat mas malaki ang ilalagay na electrical system kay Voltes 5 para sa ultra-electromagnetic ball? Matalino ka talaga, Little John. Pero hindi tayo nakasisiguro kung makakayanan nga ito ni Voltes 5. Kaya dapat hindi muna sumugod ang mga kalaban habang hindi pa handa si Voltes 5. Sana patuloy pa rin po tayong tulungan ng Mechanical Eagle. Alam niyo, iniisip ko po, paano po kaya ko si Dr. Ned Armstrong yung pilot ng Mechanical Eagle? Patawarin niyo ako, Prinsipe Zardos. Napag-utusan lamang ako ng Emperador na gumawa ng isang beast fighter na tatalo kay Voltes 5. Kung magtatagumpay, ako sana ang ihirang iyong kapalit. Ngunit kung mabibigo, ay kailangan ko kitilin ang aking sariling buhay. Ayoko pang mamatay. Ang ambisyong bomb palitan ng posisyon ng aking prinsipe ang papatay sa'yo! Napasdalan ka! Pero, dalhin mo to sa labas. At ayokong kumalat ang dugo ng isang hambog dito sa bulwagang ito. Patawarin niyo ako! Joffrey! Sandali! Ibalik niyo siya rito. Mukhang si Joffrey natapos sa ambong na ko. Pinapatawad kita, General Oslak. Sa isang kondisyon. Gagamitin mo ang lahat ng iyong nalalaman para magtagumpay tayo. Sandra, Draco, tigilan niyo muna ang hindi niyo pagkakaunawaan. Kailangan natin magtulungan para madaig si Voltes 5. Maasahan ko ba kayo? Makaasa kayo, Joffrey. Umaala.
magkakasundo tayo. Tama? Sinatra ako! Kumalma ka! Bakit biglang nangulila ako, Quezon? So, free ka tonight? Jamie, anong ginagawa mo dito? Are you spying on me and Steve again? And why should I do that, Ava? Alam mo, I don't care maski pag-date pa kayo. Dalong lalo na ngayon na may boyfriend na ako. Boyfriend? Yeah. Come in, Mark. My friend ko na siya. Wow! That's great! Alam mo, bagay kayong dalawa. Diba, Steve? Oo naman. Bagay na bagay kayong dalawa. Congrats. Congrats, guys. Salamat, Steve. I'm pleasantly surprised to hear about this. Jamie, thank you. Hindi ko talaga inaasahan to. Congrats, guys. Pagmasdan niyo ang disenyo ng aking Peace Fighter. Ano ito? Ang buong akala ko. General Zul lang ang marunong magpatawa. Bakit tila nagbagong hilatsa ng inyong mga mukha? Namangha ko ba kayo? Huwag niyong maliitin ang aking kakayahan, mga kapwa ko, General. Naatasan tayo ng mahal na prinsipe na magtulungan. Ginawa ko ang trabaho ko. Gawin ninyo ang mga trabaho ninyo. Ngayon, simulan niyong buuin ang disenyo ng aking Beast Fighter. Susunod sa Voltes 5 Legacy. Ako na yata ang pinaka-insecure na lalaki na makikilala mo. Pero sinagot mo pa rin ako. Thank you, Jamie. Thank you for loving me this much, Mark. Sobrang mahal kita, Jamie. Kamahalan, kinalulugod namin ipakilala sa inyo si Dressler. Pinasaya ninyo kong iyon. Sigurado kong luluha ng dugo ang Voltes 5 sa susunod na laban.